Okay, yung pagkakapatay ka per si Lapid, mga ilang araw o weeks na sa linggo na ba maigit ang nakakalipas o araw pa lang, malaki pa rin dagok ito sa press freedom sa media. At pinanood ko yung kaibigan niya, no, si nakasubscribe din ako doon, si Kawaldi Carbonell, Kawalan Demokrasya, subscribe niyo rin ho yun. Sa mga hindi nakakilala kay Kawaldi Carbonell, ito yung dating hinamon ni dating mayor na si na naging dating presidente natin si Rodrigo Duterte. Hinam niya ito ng barilan, pumunta ito sa Davao, yung mayor po si Duterte o si Roa Duterte, no? Si Rodrigo Roa Duterte, siya yung mayor pa noon ng Davao City, or vice, I think mayor, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong na lang. Mayor siya noon, hinam niya ng barilan si Kawaldi Carbonell, na isang journalist doon na naka-assign. Mayroon natang beat o crime beat na iniimbestiga si Kawaldi Carbonell. Hinamon niya ito ng barilan, pero yung pumunta si Kawaldi doon sa tapatata ng City Hall ng Davao City, hindi naman dumating ito. Itong si Digong, hindi naman sumulpot o sa duelo na mangyayari. Kaya kung mapapanood mo ibang upload ni Kawaldi Carbonell, tinatawag yung duwag si Digong dahil sa nangyaring yun. Kaya ito pa nakagulat, no, nagbabala na rin si Kawaldi Carbonell na kung sino man yung papatay sa kanya sa nangyari. Katulad na katulad kay Copper si Lapid, ay handa na siya. Itong nakakalungkot. Kung mapapatay pa si Kawaldi Carbonell, sino kayo maging suspect dyan sa ganyan? Pareho silang galit o ayaw sa maling naging pamamahala ni dating presidente Rodrigo Duterte, si Digong. Yung pagkamatay ni Copper si Lapid, Kawaldi lang ang pinapanood ko na rin. Both si Sir Christian Esguerra na magaling na journalist din. Mga kasama, importante ang media sa bansa natin. Nako-correct nila o naging parang fiscal sila na nako-correct sa maling trabaho o hindi ginagampanan ng ating elected officials. Maganda yung media kasi nalalaman natin yung hindi pa natin nalalaman. Kaya si Kawaldi Carbonell, sana mag-ingat din. Nag-comment ako doon sa kanyang comment section, sa kanyang YouTube channel, na mag-ingat, mag-bodyguard na rin, at magdala ng lisensyadong barel all the time. Sa kapag may mga nakamotorsiklo, makirandam siya. Katulad kila Tulfo Brothers, di ba, meron silang mga convoy, kung tawagin. Siguro apat na sakyan, bukod yung mga bodyguard niya na nandoon, makalimita mga pulis. Sana yung mga journalists natin, na lalo mga private journalists, ay mag-imbesta ganun. Journalist practitioner natin. Kasi talagang kalimitan, tinatarget sila sa ganyang klaseng delikatong trabaho. So sana supportan natin si Kawaldi Carbonell at yung mga subscribers ni Copper si Lapid, kaya mag-subscribe sa channel niya. Nakakamiss si Copper si Lapid dahil napatay siya. Sayang, hindi na makapag-upload. Si Kawaldi Carbonell lang ang inaabang ko sa ngayon. Dati, nakakasuhan to ng libelo, inaresto, napagpiyansa. Maitapig pa to ni Copper si Lapid at nakapagpiyansa na at nakapansamantalang nakakalaya ngayon sa kanyang kasong libelo.
Yeah, nag-comment din ako kay Kapersi lapit doon na, Kapersi, kung na-aresto si Kawali Carbon ng Kasong Libelo, ingat din ako, baka sumulid po kayo, baka suwan. Hindi ko akalain na ipapapatay pala siya. Kaya sana, supportan natin yung mga truth tellers. Kasi pangit naman yung puro sa gobyerno lang nakaasa yung ibang media dyan, yung iba. Hindi natin alam yung totoo kung anong binabalita nila, kung totoo man o hindi. Maganda may privado, may panggobyerno na media para mabalansin natin kung sino yung nagsasabi ng totoo at nagbabalita ng totoo. Importante kasi yung ulat ng media kaysa sa mga ibang fake news na kahit sino naman magkaroon, merong camera, cellphone, madaling gawa ng fake news, di ba? Kaya media pa rin ang dapat natin nasaan pagdating sa information. Kasi using this information, kung gagawa man ng ibang media ng ganyan, madali sila makapanagod kasi may identity sila, may company. Kumpara sa mga vlogger, na ibang vlogger, no? Na kung ano na pinagkasabi, hindi naman totoo pala yung information na binibigay, disinformation lang, wala masyadong mawawala sa kanila. Maliba kung naninira sila at pwede silang kasuhan ng cyber libel. So maganda. Yun na nga, supportan natin yung mga mabuting journalists, saka yung press freedom natin, man-name pa rin natin. Importante sila sa isang bansa para pambalanse.